Good day mga bossing. Nandito kami sa SLEX. SLEX pala. Bobo ko talaga sa mga lugar-lugar. Si Mrs. magaling na navigator eh. Gala kasi yan eh. Alam niya yung mga lugar. So, ano nga ulit? SLEX. Nasa SLEX kami ngayon. Papunta kami ng Batangas. Bali, ginawa ko tong video na to kasi gusto kong manghingi ng suggestion at recommendation sa inyo, lalong-lalo na sa mga expert na when it comes to roof rack. Kasi nagpapalano kami magkabit ng roof rack na dito sa aming Suzuki Espresso. Recently, sa previous vlog namin, pinakita namin sa inyo yung setup namin dito sa Suzuki Espresso. Kung paano namin kinonvert into a camping car. Yung likuran ng aming sasakyan, sinetup namin para magkaroon ng komportabling bed para sa car camping. At maraming salamat sa mga nag-suggest para ma-improve pa yung setup namin. Merong nag-suggest na okay din gamitin yung airbed or yung inflatable bed, which is tama naman kasi ano yun eh, space saver at mag-ang pati. Ang experience ko lang sa airbed is masyado siyang malambot. Para kang nakahiga sa tubig na kapag konting kilos mo lang, magigising yung katabi mo. Yung hindi ako masyadong, medyo malubak dito. Hindi maganda yung daan. Yun nga, hindi masyadong maganda yung experience ng pagtulog. Pero kung yun ang option nyo, maganda rin yun kasi nga, space saver siya. Maliit na plastic bag lang, dadalhin nyo, tapos hahanginan na lang pagdating nyo sa camping site. Maganda nga yun. And kung maglalagay naman kayo ng foam, kagaya ng ginawa namin dito sa aming sasakyan, mas maganda kung ang kapal ng foam is 3 inches hanggang 4 inches para hindi bulky at hindi matakos sa space. Yung ginamit kasi namin is 6 inches yung kapal. At bakit 6 inches yung kapal? Kasi yun lang yung extra foam namin sa bahay. Ginamit na lang namin dito, hindi na kami bumili para hindi na kami gumastos. Pero kung bibili nga kayo, mas maganda kung 3 inches lang hanggang 4 inches yung kapal para hindi ganun ka matakaw sa space. Anyway, ang video na to is in relation to that vlog kasi nga, since magka-car camping kami, kailangan namin ng additional space para sa mga equipments na dadalhin namin at magkakabit kami ng roof rack. Ngayon, sa research ko, merong tatlong way para ma-installan ng roof rack itong si Suzuki Espresso. Ang una dyan is roof rack na ang kakabitan is yung gutterless crossbar. Yung gutterless crossbar, very convenient at napakadaling ikabit sa mga sasakyan kasi ito yung kinaklamp lang eh. Iniipit lang siya both sides ng sasakyan. At saka stable siya, matibay kasi nga nakaklamp siya both sides. Sigurado na hindi malalaglag basta-basta yung roof rack at yung mga gamit kasi importante na secure yung ating roof rack kasi nga paglalagay natin ng mga gamit. Delikado kapag unstable or hindi unsecure yung pag-install ng roof rack dahil pwedeng makadisgrasya tayo pag nalaglag yung gamit sa taas. Kaya nangingi ako ng suggestion sa inyo kung ano yung safe at magandang ikabit na roof rack. Now, yung advantage nga dito sa gutterless na crossbar tapos kakabitan ng roof rack is very convenient, easy to install, secure. Kaya lang yung disadvantage naman based dun sa mga nababasa ko at sa research ko is since nakaipit siya sa bawat gilid ng pintuan is aangat yung rubber sealer at may possibility na magkaroon ng water leakage kasi papasok dun yung tubig kapag umuulan or malakas yung ulan. Ayaw naman namin mangyari yun.
Another disadvantage na research ko, since naka-clamp siya, is pwedeng magasgasan yung pagkakabitan ng clamp. Kasi higpitan mo yun eh. Ayaw naman din natin mangyari yun. Ngayon, yung next naman na way to install roof rack dito sa ating sasakyan is yung maglalagay ng roof rail, tapos i-drill doon sa bubong. At i-shout out ko lang si Bossing Skinny Phil kasi naglagay siya ng roof rack sa kanyang Suzuki Espresso. Si Skinny Phil is kapwa natin Suzuki owner at vlogger din siya. Nagvo-vlog siya about DIY maintenance ng kanyang mga sasakyan. Shout out sa iyo, Bossing, and congratulations kasi nung huli kong bisita sa channel mo is meron ka ng 1,000 plus subscribers and counting. So I think monetized na yung channel mo. Congratulations, at bisitahin nyo rin yung channel niya kasi nag-upload siya doon ng mga DIY maintenance, very informative, especially dito sa ating Suzuki Espresso. Yun nga, nagkabit siya ng kanyang roof rail na dinrail, tapos roof rack. Based naman dun sa mga post niya na nakikita ko, is okay naman, secure naman talaga yung ganong klaseng installation. Nagagamit yung roof rack, nalalagyan ng mga gamit. Ang disadvantage lang din ng ganong installation, based lang naman sa research at hearsay, hindi ko pa na-experience kaya gumawa ako ng gantong content para matulungan nyo ako, is pwede rin magkaroon ng leakage, water leakage, kasi nagbutas tayo sa roof rail. Maglalagay ka ng sealant doon, pero eventually kapag tumagal-tagal is syempre mawawala yung seal noon, pwedeng pumasok yung tubig. So yun yung second way to install roof rack. Yun din, secure din yun at pwedeng paglagyan. Hindi ko lang sigurado kung talagang magkakaroon ng water leakage. Now, yung pangatlong installation, ito, no drilling to. Roof rail din siya na ikakabit natin. Tatanggalin natin yung rubber doon sa ibabaw ng sa bubong. Tapos magkakat lang doon ng konti. Tapos ikakabit natin yung roof rail. Tapos meron siyang mga tornilyo na habang hinihigpitan nyo yung tornilyo, sumisikip siya para ma-secure doon yung roof rail. Hindi na natin kailangan mag-drill kapag ganong klase ng roof rail yung nabili natin. Tapos ikakabit na natin yung roof rack. Kaya lang sa ganun naman, well, sigurado tayo na hindi magkakaroon ng leakage kasi hindi tayo nagbutas or umipit or nag-ipit sa mga pintuan. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung ganong katiba yun kasi naka-ipit lang siya eh. Okay, naputol tayo. Lumusot lang kami sa tol. So, yung sinasabi ko nga, yung pangatlong way to install yung roof rack is roof rail, tapos no drilling. Yung ganitong klaseng roof rail yung kailangan nyo mabili. Yung tornilyo nyan, habang hinihigpitan nyo, sumisikip. Yan talaga, wala siyang water leakage kasi wala naman tayong binutasan. Ang problema ko lang sa ganitong klase ng installation, hindi ko sigurado kung secure ba yung roof rack natin kasi maliit na tornilyo lang yun eh, tapos nakaipit lang yung roof rail. Hindi ako sigurado kung ganun ba siya katibay, lalo na paglalagay natin ng mga gamit sa taas. Ngayon, sa mga expert dyan, yung mga experience na magkabit ng roof rack, baka makahingi ng suggestion sa inyo, mga bossing. Mag-leave kayo ng comment. Ano yung magandang way para makapag-install tayo ng roof rack dito sa ating Suzuki Espresso para maging secure, tapos hindi tayo nag-aalala habang nagda-drive. So yun yung tatlong way na alam ko, na na-research ko. So sana makapagbigay kayo ng suggestion kung ano doon yung pinakamaganda, or kung may alam pa kayong ibang way. I think yun lang naman yung mga way para makapag-install ng roof rack dito eh.
So sana makapag-suggest kayo, mag-leave lang kayo ng comment sa baba. So hopefully very soon makapag-install kami ng roof rack at magamit namin, mapaglagyan ng mga gamit para sa mga travel namin ni Missy, especially pag nagka-car camping na. At kinukumpleto pa namin yung mga equipments na kailangan namin dalhin for car camping. At bigla nag-traffic dito. I think merong construction ahead. And since traffic na, dito na namin tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa panonood. And see you on our next vlog.